Pagsitayo na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Marso, ng unang Biyernes ng unang linggo ng Kuwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng Panginoon. At itong unang Biyernes ay alay po natin para sa ating pong Isus Nazareno at sa iba't ibang mga intensyon sa araw ngayon. Isama po natin sa ating intensyon ngayon ang kapayapaan sa buong mundo at ang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Sama rin natin sa misang ito ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng parokya. Mga kapatid, sinasabi ng propeta na kapag ka ang isang makasalanan at masama ay magbalik loob, siya ay magkaroon ng buhay at hindi siya maparusahan. Sa ating ebanghelyo ngayon, tayo ay tinuturuan din na magbalik loob para sa Panginoon, na kapag ka ating naalaala na mayroong tayong kapatid na hindi maayos ang ating relasyon, iwanan muna natin ang ating alay ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo upang tayo ay magkaroon ng tunay na pagbalik loob. Upang tayo ay makapagbalik loob sa Panginoon, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ang makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit
sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya ay magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama ito, ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang hindi. Ang baluktot, kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang magpakabuti at gumawa ng bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una. Mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagka ako'y tumataghoy. Digin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinumang ay tumubos. Ililigtas ang Israel yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi na poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga parisiyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una'y iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Marso at ngayon ay unang Biyernes din ng Kwaresma. Ito ay napalaga sa atin sapagkat sa panahon ng Kwaresma, 40 na araw tayo na maghanda para sa pagdating ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoon o Easter Sunday. At sa bawat araw, mayroon po tayong tema. Ang tema po natin ngayong Biyernes sa unang linggo ng Kwaresma o 40 na araw ng paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ay ang pakipagkasundo. Sa atin pong unang pagbasa sa aklat ng propeta Ezekiel, Kapitulo 18, verso 21 hanggang 28, sinasabi na kung ang taong masama, o dili kaya yung tao na makasalanan, ay tumalikod sa kanyang ginagawa at sumunod sa kalooban ng Diyos, siya ay mabuhay o maligtas. Ang ating salita po dito sa ating unang pagbasa ay ang tsuba. Tsuba, ibig sabihin, pagbabalik loob, pagbabago. Na ating nakita rin sa ating Salmo 129 na humihiling tayo sa Diyos, nakalimutan niya ang mga kasalanan na ating nagawa sapagkat tayo ay tumatanggap na sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, tayo ay magbalik loob na. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 20 hanggang 26,
Ito ay karugtong sa turo ng ating Panginoon sa tinatawag na Sermon on the Mount, ang pagtuturo sa bundok, na kung saan sinasabi niya ang kung sino yung mapalad at ano ang ating saysay bilang asin at liwanag. At ngayon naman, sa versikulo 20 hanggang 26, na kailangan muna tayong makipagkasundo. Kung ano man ang gusto natin sa buhay, na mag-alay tayo sa Panginoon, magdasal tayo. Pag hindi tayo maayos sa ating buhay, hindi tayo nakipagkasundo, wala rin saysay ang ating buhay. Sa salitang Grego, ay may ang salita pong ginagamit, metano. Metano ay ang pagbabalik loob, ang pakipagkasundo sa Diyos. Kaya meron tayong metanoia, ibig sabihin, magbago, magbalik loob. Ang tshuva na isang salitang Hebreo ay ibig sabihin, babalik sa Diyos. Hindi lang ito pagbabalik loob, babalik sa Diyos. At babalik sa Diyos upang simulan natin ang isang panibagong buhay. Kaya mayroon tayo sa Latin na conversio o conversion sa English. Na tatlong salita po yan. Conversio, ito yung pagbabago at makipagkasundo, makipagbalik loob. Transformatio, ito yung ating tunay na pagbabago. At penitensya, ito yung pagsisisi upang tayo'y magbabago. Sa atin pong ebanghelyo ngayon, sinasabi ng ating Panginoon, kung ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos ay kagaya ng iskriba at parisiyo, hindi tayo makapasok sa langit. Ibig sabihin, hindi tayo maligtas. Sino po tong iskriba? Sino po yung parisiyo? Ang mga parisiyo, mula po sa salitang Gregos, parisiyos, sila po ay nagkaiba. Ibig sabihin, sila ay hiniwalay. Hiniwalay sila sa mga makasalanan at mga marurumi. Ang mga iskriba, sila yung mga pantas tungkol sa kautusan ng Diyos o tinatawag ng tradisyon sa mga Hebreo, Torah. At masugid silang literal na pagsunod sa kautusan ng Diyos. Na hindi naman yon ang gusto ng ating Panginoon. Sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, ang tunay na pagkipagkasundo sa Diyos, ang tunay na pagbabalik loob ay magmula sa puso. Kaya nga kung may galit tayo, simula yan na sinasabi pa ng Panginoon na huwag kang papatay kasi papatay kapag ikay hindi nagbago sa iyong puso. O dili kaya tawagin natin ang ating kapwa na ulol o masama na pangalan. Doon magsimula sa ating maliliit na iniisip sa ating isipan at dito pinalaki sa ating mga puso ang damdamin na tayo'y may masama na damdamin sa kapwa, ang pagawa ng masama. Kaya ang tunay na pagbalik loob ay una sa lahat, hindi muna tayo lalapit sa Diyos na mayroon tayong mga handog, mayroon tayong mga donation, mayroon tayong mga pamisa, mayroon tayong mga nobina. Kailangan tayong magkasundo sa ating kapwa ng tunay na pagbalik loob, paglinis sa puso upang sa ating pagkipagkasundo, tayo ay handa para sa tunay na paglalakbay ng daan ng kabanalan. Sa paglalakbay sa daan ng kabanalan sa ating pakipagkasundo sa Diyos, ang una po nating gawin, number one, ang pagkilala sa ating sarili. Kilalanin natin ano ang ating mga kahinaan, ang ating karupukan, ang ating mga kasalanan, at kilalanin na natin ang ating mga kalakasan, ang mga kabutihan sa ating buhay. At ang mga masama na bahagi ng ating buhay, iwaksi. At ang ano ang mabuti, yon ang ating isabuhay.
Pagkatapos ng pagkilala ng ating sarili, ang kasunod ay ang pagnilay-nilay at pag-ugnay nito sa mensahe ng salita ng Diyos. Itong tinatawag nating refleksyon, ating makukuha na parang salamin, nasa salamin doon sa Biblia, doon sa mga pagbasa ngayon, ano ang ating ugali, ano ang ating gawin na mabuti, ano ang ating mga salita na mabuti, upang ang ating buhay, tapos nating nakilala ang ating sarili, mayroon na tayong pag-ugnay sa salita ng Diyos. Pangatlo, ito yung pangatlo, ang pagbabalik loob. Pagbabalik loob o tshuva, mitanuya. Ito yung kailangan natin, ang pagbabago ng ating sarili. At hindi lang na tayo ay magbabago sa isang panahon, kinakailangan na magbabago tayo sa lahat ng panahon. 24 oras, 7 araw sa isang linggo, hinahanap tayo ng Diyos, hinihiling ng Diyos sa ating mga puso at isipan. Tinatawag tayo ng Diyos na tayo ay magbalik loob sa Kanya. Ito yung tunay na kahulugan ng Kwaresma, na tayo sa 40 na araw, kailangan tayong magbalik loob. Nasa tradisyon ng mga Hudyo, tshuva, pagbalik sa Diyos. O sa ating tradisyon sa Bagong Testamento, mitanuya, makipagkasundo sa Diyos. Babalik tayo sa Diyos. Magbabago tayo ng ating buhay. Hindi po kinakailangan na tingnan natin na baka hindi tayo patawarin ng Diyos. Gaano man kalaki ang ating kasamaan sa buhay, kapag ka tayo'y magbalik loob sa Diyos, kapag ka tayo'y magbabago, ang Kanyang pag-ibig ay mas dakila pa sa pinakamabigat nating kasalanan. Kinakailangan lang natin ang babalik sa Diyos. Kinakailangan natin ang magbabago. Kinakailangan natin ang tunay na pagbabalik loob upang Siya ang kumapanginoon sa ating puso, ang Siyang gumagabay sa ating isipan, ang Siyang liwanag sa karimlan ng ating buhay, ang Siyang tunay na maghahatid sa atin sa daan ng katwiran at kabanalan upang tayo'y mapabilang sa Kanyang mga hinirang at tayo ay mabibiyaan ng pagbabalik loob. Ang pagbabalik loob ay grasya mula sa Diyos. Buksan natin ang ating puso. Buksan natin ang ating isipan sa pagtanggap ng biyaya ng pagbabalik loob upang maipahayag natin sa Panginoon na ngayong Kwaresma, tayo ay nagsimula ng bagong buhay. Buhay para sa Diyos. Nagbalik tayo sa Kanya. Tshuva, mitanuya, nagbalik loob tayo sa Panginoon upang ating madama ang Kanyang pagmamahal sa atin. Alalahanin natin, mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing na magitan sa mga tao. Labis na pagkatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkuluban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Atin pong itutugon, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan, manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan.
ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimula ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Niling namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, batid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na loob mong magdulot sa iyong pakikipagtipan upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na magkapanintunay, marapat na kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng anak na minamahal, aming inalalaan ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa namang helisi si awit ng papuri sa iyong payas sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu, yung banal ang makalob na ito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naaray namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanahang Kaparehan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay may pag-asang silimuling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawani na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa naman ang Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ng Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tila sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng papahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, yun yung kalooban
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kita
kita. Sa tubig kita'y sasagipin. Sa apoy ililigtas man din. Akong Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naaapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mga ilang paalaala, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa amin na ukol at pagkadalisay ng aming makasalanang kahapon, kami naway laging makasalo mo sa habang panahon. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa cross, magsiluot po ang lahat.
Tunghayan mo akong naginapluhod sa iyong harapan, Isus, na butihin at tamis-tamisan, at ako'y dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang panampalatay at pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pag-isisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangusap na iyong inilagay sa big ni David na propita mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, na butihin mga kamay at paa ko'y pawang binutasan ang mga buto ng katawan ko. Amen. Sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng dambanan ng itim na Nazareno, kayo manaugnay sa pagitan ng iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan ay ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church para makatulong ang Quiapo Church sa ating mga mahirap na mga kapwa at kapatid. Maraming salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Nangangailangan tayo na magbalik loob sa ating Panginoon, makipagkasundo sa ating kapwa-tao at mamuhay na matuwid. May magandang ugali at may mabuting gawa. Yun ang ating pagpahayag na tayo'y kay Kristo Jesus, Poong Hesus Nazareno. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na paususan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, niagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila yung katugunan, tanggapin ang kasagutan mga tanga loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo malang imahin dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalala ng pangakulan sa binyag na ikaw at naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.